Good day! This is my second video and in this episode, we're going to talk about the different accessories inside my ISUZU SPORTIVO. Again, good day and good afternoon. Tag-ulan na talaga dito sa Pangasinan. Unang-una gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe sa akin on my first video. Pinakita natin sa last video ang exterior or yung kabuuan ng ISUZU Sportivo 2007. Hindi po siya repainted, na-preserve lang talaga yung sasakyan, may sariling garahe, alaga sa wax, alaga sa car wash. And in this episode naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa gadgets, accessories na ginagamit ko while traveling. Pag-uusapan natin ang interior accessories, again accessories, mga safety accessories na rin na naka-store dito sa loob, mga tools. Unahin muna natin yung mga factory default or yung mga accessories na nanggaling sa casa or yung original accessories and add-ons. ISUZU Sportivo 2007, ito yung high-end or yung high-end variant nung 2007. The driver's side of the vehicle, meron tayong steering wheel na ganito ang design back in 2007. On my left door panel, eto meron tayong standard na switch for the power window. Sa driver's side, passenger, front passenger side, and then sa second row. And then ito yung button para hindi maibaba ang window, on and off button for the power window, para sa door, and then yung lock. So pag ilinak natin to, automatically maglalock yung 5 doors hanggang sa likod. Meron tayong switch for the side mirrors. Ito yung mag-retract. So, all working naman to, all working. Ayan. And then, katabi niya ang adjustment for the lens. Up and down, left and right button. And then, may switch siya, switch knob, para pagpilian kung anong salamin or lens ang i-adjust. Standard LED light ng gauges natin, panel gauge is T10 and 1T5, kulay bulb to eh, pero yung panel niya, yung illumination niya is blue, silver naman yung background niya. And meron tayong standard na clock, working din, hindi pa ako nagpapalit ng ilaw nito. And then the switch for the wiper and the sprinkler, and then button for the fog light, working, all working lahat yan. Ayan. So wala na tayong extra space na paglalagyan ng buttons. Ito nga pala yung knob dito, idling knob, lalo na magagamit ito lalo na during cold start, dahil halos lahat all manual ang ISUZU Sportivo, ISUZU Crosswind, and ISUZU Panther sa ibang bansa. Gamit ito during cold start. Pipihitin natin clockwise, mag-idle up, and then i-return natin pag nakuha natin yung optimum working temperature. Pipihitin natin counterclockwise para bumalik sa default
level ng idle. Not for the turn signals. Also the switch for the headlights, dim light. And also the high beam. Unlike sa ibang sasakyan, ang high beam on switch, on off, on and off, off switch ng Isuzu, ipupull nyo lang, isagad nyo lang na ipull, and then when you hear the clicking sound, naka-on na ang high beam all the way. Again, pagka ipinull nyo, same process, mag-off naman ang high beam. And then dito sa upper portion ng part ng steering wheel is the hazard on-off switch. Ayan. On the right side ng bandang steering wheel is the wiper and then the sprinkler. So tatlong choice lang ang available for the Isuzu. Hanggang high. Yan. So magagamit natin yan dahil tag-ulan ngayon. And then this is the high. Yan. And then when you press the this one, yan naman yung sprinkler. And then magwa-wipe natin yan. Ayan. So dito sa may front side panel, alisin muna natin tong cellphone para makita. Yan, meron tayo. Dito sa upper portion is the lever for the bend control. Sa upper bends, upper and lower bends, sa foot, sa may windshield, defroster, and then the defroster side. So all working pa rin yan hanggang sa may defroster niya. And then the thermostat for the aircon. Ito, isiniset ko to from the highest, nagma-minus 3 ako. Ayan, and the on-off switch for the AC, the compressor. This is the pan selector switch. Ayan. And ito naman yung switch for the circulation of air, recirculation, and then dito naman yung outside air. All working pa din yan, hindi ko pa pinermanente. Actually, pag nandito ito, nahihigop niya talagang amoy sa labas, halfway, and then inside air lang. Also, meron tayong socket for the lighter. Ayan, nag-off na ang ating cellphone. And then, ito, ashtray. But I prefer it using as a coin tray. Ayan. Ayan ang front panel natin. This is the ship nav. Medyo ganito ang setup ko for the wires na ginagamit ko for my gadgets, mga cellphone. And then dito sa side na to, ayan, pwede din ako ng bag for the placement ng cash, ng resibo. Ayan, alisin natin. And then the handbrake. Meron din tayong dito sa center console, nasira na ito, hindi ko pa naharap i-ticket. First layer with the button, ito, dinalagay ko dyan yung mga important documents. And then yung susi na din for the spare tire. And
And then i-close natin the button. Ayan. Ito naman, linalagay ko dito yung other things ko na umaalog. Linalagyan ko muna ng pamunas para during raffle day hindi tumutunog from the inside. Ayan yung center console natin. So, and then on the front passenger side, ito, na-preserve ko din to, the rubber. Standard, kung anong makikita nyo from the latest up to the unang-una oldest na crosswind or sportivo, makikita nyo din yan sa mga mas bata-batang sportivo X, ganyan, hanggang sa last bar yan. So ito ang left passenger side. Ayan. So magko-concentrate muna tayo sa front, ipapakita ko mamaya ang itsura naman ng likod. Sa mga accessories ko, mahilig akong mag-MacGyver. Alam na alam ng mga 80s and 90s kid, up to 70s pa yan. Pero meron din akong mga accessories, mga phone holder na talagang original naman na maganda ang presyo, maganda din ang quality. Dahil when you are buying those plasticky, yung mga plastic things, pag nababad sa init yan, nagiging malutong, napuputol. So, unahin natin yung phone holder ko. At the same time, ginagamit ko din during nag-GPS ako. Ayan. And then, ang pinakamaganda dito, it's legal dahil hindi siya nagbablock in the driver side ng view of the driver side. Ayan. So, alisin natin. This is a U-green na snap-on for the cellphone up to 6 inches. Kayang-kaya nito. Ayan. Nabili ko online. Ayan. Babad na babad talaga yan sa init. Hindi ko inaalis dyan. Ang pinakamaganda dito, yung rubber, talagang original. And it only cost me around 350 pesos. May mga imitation nito, mapapansin mo na wala siyang tatak. And then the quality of the rubber, katulad nito. And then the rubber dito sa may bandang side na ito, also from here hanggang dito, hindi ganyan ang itsura. Talagang makikita mong madulas, hindi ko makapit. Ayan. So yan ang phone holder ko. The placement of this one is top ng dashboard. So iginigit na natin. Okay, so sa gitna na. And yung binili ko last time is the phone holder naman. Magnetic. It's a magnetic phone holder para dito naman sa aircon vent. Meron akong binili last time na ang phone holder niya is andito mismo yung cellphone. So from here, andito naka-place yung cellphone. Ang problema ko dyan, during the time na nagpa-park ako, and then 2 hours, nakababad sa init, hindi lumalabas yung lamig from the front eh, na nahaharangan. So, nag-decide ako, tumingin ako ng original ulit na phone holder na magandang presyo. Actually, ito pa ang problema ko ha. Itong vents ko, hindi ko pa naasikasong i-DIY. But, hopefully, makagawa din tayong video yan. Ito, China. Tinignan ko yung review, so far okay naman. I think makakakita kayo ng ganito online. So, again, the rubber, dito sa side na to. Maganda siya, maganda yung grip.
also the magnet dito sa area na to, malakas. And then ang pinakamaganda, ganyan ang itsura niya from the side view. Ang pinakamaganda dito, universal siya. So sinubukan ko din sa sasakyan ng kapatid ko, sinubukan ko din sa sasakyan ng relatives ko. So far okay naman. And then the best part, dahil mayanig or manginig ang ating makina, ayan, okay naman siya, hindi nagbabibrate. May slight vibration, nasa around 900 ang idle ko, 900 RPM. Okay naman. Ayan, and then connected ang charging cable ko. Ayan, nabikot from here. Ayan. So, ang lighter ko from the single socket, eto siya. Eto naman, type S. Type S itong port. Tatlong port siya. So the first one gamit ko for the dash cam. The second one is for the charger ng pang micro USB and then pang type C. Again, ito nabili ko online. Itong U-Green and then partnered with U-Green charging cable. Ito yung specs ng U-Green 2-port car charger. Yan. So, mabibili yung online. Ito nga pala, it cost me around 250 pesos. Versus sa mga makikita nyo kung saan-saan na 100 pesos, 150. Mas maganda na tong subok, yung mas original. And ito is a generic type ulit, China. It cost me around 350 pesos. Online, again, online. May mga FM transmitter akong binili back in the days. Pangit ang quality na lumalabas. Ayan. And then mayroon siyang dalawang port for the charging cable. I'm using also, again, U-Green brand na charging cable. It's a micro USB. Itong isang cable dito, it's bobbin for the iPhone or Apple products naman, itong charging cable na ito. So, ang sounds natin is coming from my Sony Z3 Compact. Ito. So, bukan natin i-volume up. Napakaganda ng sound quality. Unlike sa iba, pag binovolume up mo, nagiging basag yung bass, kulang yung high frequencies na lumalabas from the cellphone or gadget na gagamitin nyo. Ayan. So, lahat ng cable ko is 1.5 meters. Medyo mahaba-haba, kaya medyo sa iba magulo tignan, pero sa akin, ito ang pinakamaayos niya. Bali, tatlong kable yan. Dalawang micro USB. Isang for the lighting cable for the Apple products. And then one US type C USB. Nasa bag ko nga lang itong charging cable na yan. And then dito sa upper part, ito. Ito ang pinakamagandang MacGyver item na ilinagay ko dito. Dahil ginagamit ko pa din from the time na binili ko itong sakyan, ito pa rin yung stock JVC. Complete with LCD, backup cam. Ayan. And then CD player siya. Ang problema ko dito, wala siyang Bluetooth transmitter, wala siyang auxiliary out, wala. So CD player lang talaga siya, DVD player. Ayan. So ang DVD lumalabas dito sa maliit na screen na yan.
So I decided last time na bumili kami ng tablet for my mom, ibinigay na, ipinadala pabalik itong tablet na ito. Medyo luma na. Siya ang ginagamit kong video player for different movies, ganyan. Lalo na pag nagta-travel kami ng medyo malayo-layo, Manila, Ilocos, yan. So, pagdating sa vibration ng screen, halos wala. So, i-reveal natin kung paano ko ginawa itong phone holder or gadget holder dito. Actually, it's a magnetic holder. Ito siya. It cost me around only I think 68 pesos itong area na ito, itong circle na ito. 68 pesos yan. And then ni MacGyver ko yan with this L-bar na nabili ko sa hardware shop. Ayan. So, the vibration, wala halos vibration. Before ko linagay ito, in-spray paintan ko ng rubberized spray paint. Ayan. And then, saka ko in-screw dito sa may back area. Ito. Ayan. So, ang itsura niyan, before naging ganyan, is ganito. Ayan siya. So, it's an ordinary L-bar. Spray painted with rubberized spray paint. Ayan yung holes niya. So, partnered with the 68 pesos magnetic phone holder. Ayan. So, try natin buksan. Ito, gagamitin ko natin. Yan. Ang itsura niyan, may kasama siyang the ordinary metal na ilalagay sa likod ng cellphone or gadget. Actually, hindi ko ginagamit ito. Dahil unang-una, yung adhesive niya sa likod, mahina. So, pag nababad siya sa init, eventually, tutuklap from the cellphone. Ang mangyayari, mahuhulog yung cellphone nyo, lalo na pag tablet. Ganito, mabigat to for this one. So ito, tinatago ko for future use. Ang ginagamit ko is the U-Green brand na metal. Napakalakas ng adhesive nito. Kahit mababad sa sobrang init, hindi siya tutuklap. So, may mga pinagtuklapan dito dahil nung una, gumamit ako ng ganito. So, hindi pala pwede. Masyadong mabigat for this piece. This is the magnet itself. Mapapansin nyo at the back part, mayroon siyang adhesive. Hindi ko din ginagamit yan. Napakahina ng adhesive nito. So, ginawa ko siyang support lang. Mapapansin nyo sa gitna, may hole, pwede nyong i-screw. Actually, inside of this adhesive is a screw, small na screw, kaya fitted yan, ganito. Ayan. So, the best setup for this one, alisin yung screw from the inside and then papatong nyo dito and then you will screw it here dito sa may hole. Yung adhesive niya, ang ginagawa ko dito, tutuklapin ko muna and then saka ko ididikit naman ito. Ganyan. So, isi-shape ko na lang siya dito sa may L-bar para hindi naman dumikit dito ang dumi or mga dust and dirt. Ayan. So, after that, makikita nyo dito sa may area na ito, ito, another, MacGyver ko na naman yung cover niyan. Yung
parang cup lang siya na maliit. Pag tinuklap nyo yan, may screw dito sa may dashboard natin na pwede nyong i-fit naman ito. Saktong-sakto. Kung anong size ng screw dyan, saktong-sakto dito sa may L-bar. Kung gagamit kayo ng mas malaking screw, drill lang ang katapat nitong butas dito. Ayan. Yan yung isa sa mga tinatanong ng kakilala natin kung ano yung phone holder ko dito. So, ang ginawa ko, mas fan ako ng magnets versus dun sa mga clip na umihipit dito sa phone. Unang-una, yung mga spring type na holder, lalo na pagka maliit na phone, malakas yung spring, naiipit niya. May pressure lagi dito sa may side ng cellphone, parang iniipit mong ganon. And then, at the same time, mas madali siyang alisin. Ito, inaalis ko during nagpa-park ako sa open parking ng mall. Dahil napababad masyado, kawawa naman yung gadget. And then, may battery yan sa loob, baka pumutok or mag-bloat. So, iwas sunog, iwas sira ng gadget. Ito, kinukuha ko lang na ganun and then i-place ko dito sa may upuan. Ito, kapag hindi siya na ibababad sa mainit, hinahayaan ko lang nakalagay dyan or ibinababa ko din dito. So, ganyan ang itsura ng phone holder ko. Ayan. So, ito, ayan, very easy. So, pag yung cellphone ko, ito, walang magnet. Dito siya. And then, ito, pwede mong i-place from the top. Pwede mong ilagay sa may aircon vent area. And then, the tablet. Ayan. Ayaw ko kasing nababangking naman siya. Okay, sa question na naman na baka inline siya sa may field of view ko sa windshield, hindi po siya inline. Dito po kasi yung level na legal. Pag naka-straight ako, okay na okay ang field of view ko sa may windshield. Ayan. So, yan yung upgrades ko dyan sa may front, sa may dashboard. Taas tayo konti is my Scone brand ng dashcam. Hindi siya touchscreen. Ayan. So, button lang talaga siya. Ito na naman, another advice by experience galing sa akin. Mas maganda ang button type kasi siya sa touchscreen. Unang-una, mas malinis ang button type dahil hindi mo hinahawakan mismo ang screen or the mirror, yung salamin. Dahil tulad ko, napaka obsessive compulsive ako. Ayaw kung may nakikitang magaspang yan or yung sa paghawak may thumb mark. Ayan. And then, ito, paired with 64GB na SanDisk naman ang brand na linagay kong micro SD card. Ayan. So, napakaliwanag. Sa gabi, saktong-sakto, and it cost me around 750 pesos. Plus kung may sale, mas mura na naman to. Ayan. Ang screen niya, auto-off every 3 minutes until pipindutin mo tong buttons dito. So, pwede siya mag-take ng picture and then loop recording every 10 minutes. Ayan. So, ito yung cable niya, power cable, andito sa may silong ng, ito, hindi ko pa naayos tong area na to. So, inikot ko lang siya dito. So, nakapasok dito. Ayan. Papasok dito, pababa sa may dashboard, and then from here, masisilong nyo na dito siya sa baba ng dashboard, dito sa area. So,
naka zip tie or cable tie dito from the inside, linakad ko siya papunta dito and then palabas dito. Ito yung power source ng dashcam ko. Actually, itong dashcam ko meron siyang backup camera nakasama. Ayan. Pero hindi ko linagay dahil wala akong area na gustong paglagyan siya. And yung wiring, medyo hindi ko gustong lumilitaw. For now, ganyan muna, SD. SD card muna, front-facing camera na lang for now. Ayan. And then, pagka gusto nyong i-view yung LCD niya, dito, ayan siya. Ipindutin nyo lang yung any buttons, actually any buttons. Pwedeng okay, pwedeng up and down. Ayan. So the quality for 750 pesos is very okay. Versus sa gusto ko sanang bumili din ng worth 2.5 na naman, 2,500. Pero not now. Ito muna. Nagustuhan ko yung quality, lalo na sa recording sa gabi. Super okay siya. Also, from there, naglagay din ako ng phone holder dito. Every time na nag-charge ako ng cellphone, dati linalagay ko siya sa lap ko. Ang problema, during braking, minsan baka makalimutan mo pa may cellphone dyan, bababa ka ng sasakyan, malalaglag na ang cellphone mo. So, every time na nag-charge ako from there, ilinalagay ko siya dito. Here, meron akong magnet. Adhesive na naman. Idinikit ko siya using a 3M double adhesive tape. Same din dito. So, ang gamit nito is cable holder naman. Home light. Dito sa may front. Ni-replace ko siya ng from the ordinary bulb, ni-replace ko siya ng LED light. 39mm, 2 pieces sa loob. And then, ang dome light ko, ito. And then, doon sa likod na dome light, it's a 31mm bulb. Nung una, kala ko 36mm. So, mahaba. From the inside, it's actually 31mm. Hindi kasi ang 36mm. Same as sa likod. So, parehong LED light yan. Same brand. Para ang illumination niya is the same din. Dahil ang problema natin sa LED light, lalo na kapag yung mga substandard or yung local, magkaibang kulay ng puti nung isang LED light, same brand. Isang LED light, same brand ulit, magkaibang kulay. So, I prefer or I recommend na although mas mahal, mas maganda pa rin ang original na LED light. Dahil for sure, lalo na ito, pagka magkaibang kulay yan, masakit sa mata. So, this is a ayan. Warm white, around 5,000 or 6,000K. Same yan dito sa may dome light natin. Ayan. From the front hanggang dito sa likod, magkakulay yan, 6,000K. Dito sa likod is 31mm. Sa mid part is also 31mm in size. Sa pinakaharap is 39mm. This is the view from the middle passenger seat. Ang 2007 model na Sportivo comes with a front LCD na napakaliit, JVC. And then, meron din siyang stock ISUZU
LCD na naka-place dito. Na hanggang ngayon hindi ko pa napalitan, basag na, kinoveran ko na lang ng seat cover. Ito. The cables for that is here sa my sides. Meron siyang standard na holder dito. Pwedeng maglagay ng hanger dito ko. Dito ko sinasabit ang mga take out ko from the Jollibee or McDonald's na mga drinks na nakasabit diyan, iwas tapon. And then again, meron siyang ashtray. Sa mga bata ginagamit itong, pati matanda ginagamit itong trash can. Linalagay diyan ang pinagbalatan ng candies. And then sa center console, meron tayong standard na lighter. And then the audio and video port. Okay, last row naman, it is a front-facing chairs. Ito. So, lagi lang naka-retract yan. Or naka-baba. So, ayan. Front facing siya. Ito yung aircon vent na palabas naman ng hangin niya, ng lamig. And then may switch tayo na 1 hanggang 3 na switch. The back part ng Isuzu Sportivo, yung chair natin pwede nating i-retract. Andito yung lever niya. Ayan. And then ayan. For my safety, meron din akong ginagamit or dinadalang fire extinguisher. Dala ko din ang everyday stuff ko for my business, toolbox, and then bag for the paper documents, documents ko andyan. Tulad ko na naglo-long drive, masakit sa likod kapag wala ito. This is the lumbar back cushion na ginagamit ko. Type S ang brand. Nag-sale yan kaya nabili ko from 1,000, I think, less 50%. Nabili ko yan mga 6 months ago. And then, ito. Itong pinaka gusto ko dito. Ayan, napakalambot. 188 pesos sa 88 peso store. Dalawa yan. So, sa driver and then the front passenger side. Ayan, napakaganda. Napaka-convenient. Maganda sa leeg. Ayan. For the matting, universal ang binili ko from a hardware store. Universal siya. Kinat ko na lang. Actually, ito, may cutouts dito, tatlo pa. So, kinutout ko na lang to fit the size ng Sportivo. Same as with dito sa likod. Ayan. So, may cutout ulit dyan. And then, may cutout dito. And then, also from here, sa middle. So, itong mga itong parts na to, pwede nyong i-cutout. Same dito. And then, nag-fit naman. Maganda, magandang linis, madaling linisan, magandang gamitin. Ang pinakamaganda dito sa part na ito, ginagamit ko na siya from, nagamit ko na siya for at least 10 years na din. From the time na binili ko tong sasakyan. It cost around 2,500. 2,500 ito. Medyo mahal. Yun nga lang, napakatibay. Napakatibay talaga. Eto,
sa tools, laging ako may dala na wrench. Ito yung different types of wrench na ginagamit ko. Also, meron akong torque wrench. And then, what's this? Task force naman na mga socket. So, for emergency purposes naman yan. Yung standard na tools from the Isuzu, dinagdagan ko na din ang added na wrench. And then, ito, para sa adjustment ng ito, kasama niya ito pala. For the jack. Ang parter nito is placed dito sa may mid-draw. Ito siya. Ito. So, it's the rod for the jack. Ito yung jack ko. Andito. And so, it's also 10 years old na din. Mahigit. Nagmula nung na-purchase yung sasakyan, yan pa rin yung jack na andyan. This is the view from the front passenger side. Ayan. Kung mapapansin nyo, napakalinis ng taas ng Isuzu Sportivo ko, although 2007 model na siya, dahil from day 1 hanggang ngayon, talagang hindi ako fan ng nag-open windows. Always, from starting the engine, warm up lang konti, on ka agad ang aircon. Ayan. Hanggang sa dashboard, hanggang sa panels, malinis lahat yan. Dahil ganun ang nakagawian ko. Ayan. So sa interior naman, sa panels ko, it's all original. Two-tone yan, leather, and then ito, cotton siya. Also dito sa aking mga upuan, leather seat cover sa loob nito is also leather. Kung ano ang itsura ng side panels, ganun ang itsura naman inside, under the seat cover. Twice pa lang ako nagpapalit ng seat cover. It cost me around 6,500. Nagpalit lang ako last 2 years ago. So itong seat cover ko na to, 2 years na. Ayan, medyo pricey. Nasa 6,500. Napakaganda ng pagkaka-upholstery. Eto. Itong seat cover na to, meron tayong may center console din ang passenger side dito sa middle. Pwede nating i-open to, may zipper. Ayan. Ito yung headrest. Leather ng likod, napakaganda. Ito. So, maalala ko, less than 2 years lang pala yata ako nagpalit ng panibago. May gusto din pala akong banggitin, aside from the upholstery and accessories ng sasakyan, idagdag ko na din dito sa episode na to sa mga nagtatanong bakit daw nagmo-moist dito sa area na ito. Actually, hanggang dito yan, hanggang sa may taas. Ito, hanggang dito sa area na to. So, meron kasi tayong evaporator.
dito sa loob nito, sa side. Ito yung mismong fan cover, nandito yung fan sa loob. And then ito yung area na inlet. Kaya mararamdaman nyo dito, hinihigop dito yung hangin papasok, papunta dito sa fan, palabas sa area na doon, paakyat dito sa may aircon vents na. So normal lang po na mag-moist from the outside, lalo na pag sobrang lamig. Drainage niyan ng water from the evaporator is dito sa areyang to. So mapapansin nyo, may tumutulo. Yan naman yung drain port or the drain area ng evaporator ng aircon. So normal lang na nagmo-moist from here. Ito mapapansin nyo, medyo moist na siya versus dito sa area na ito. From here, going up, hanggang dito. So, normal lang na nagmo-moist yan, lalo na pag malamig na ang aircon. Idagdag ko na din ang napakamurang Mumu pedals ko, since it is a automatic vehicle, dadalawa lang yan. Intended lang talaga for the automatic. Nagustuhan nyo yung presentation ko sa interior part ng Isuzu Sportivo. All stock, wala pa akong pinalitan na major dyan, walang any major damages, enhancement lang talaga, and preservation ng parts ng sasakyan, also from the paint job sa labas. All stock yan, hindi pa ako nagpa-repaint. Actually, nagtanong din ako kung magkano talaga ang pa-repaint, nasa around 25,000 up to 50,000, depende sa gagamiting paint and then sa process. So sa interior naman, as is siya, kung paano ko siya binili until now, ganun ang itsura niya. Sa upuan naman, and then the leather preservation, para ma-preserve natin yung pagka-leather niya, may mga spray din akong binibili na wina-wipe on ko. Sa mga panels, sa dashboard, sa mga plastic parts, plastic area ng sasakyan, napakaganda ng experience ko until now. Ang ginagamit ko is Armor All. Nagmahal na nga eh. Nasaksihan ko yan from 99 pesos naging 149 na sa mga hardware shop. Susunod na episode ko, hopefully maipakita ko sa inyo ang itsura ng 2007 Isuzu Sportivo. Also the upgrades. Mag-a-advise din ako sa inyo kung paano gawin, kung paano maglagay ng oil catch can, paano magpalit ng, as simple as magpalit ng battery, magpalit ng bulbs on my next episode. Just don't forget to subscribe and hit the bell button para sa notifications and notifications ng videos ng na i-upload ko. And also, sa mga kagrupo ko, maraming salamat dahil nakapag-subscribe kayo kaagad for such a short notice. Na-view nyo yung first video ko. So, more videos to come. And again, on my next video.